Kasi hapon natin, Lanskar. Now, let's talk about your upcoming projects, diba? Nakakatuwa na meron kang isang proyekto na kinabibilangan ngayon. Ikwento mo naman sa amin kung ano ito, anong role mo. Kapamilya, mga kapamilya, abangan niyo po ako sa Beach Bros. Kami po yan nila Kyle Echari, Brent Manalo, Sean Tristan, and Raven Rigor with Chi Filomeno. Sino pa ba? Wait, Chi Kira Ballinger and Angelica Lau, directed by Direct Victor Villanueva. So, ayun po. Ano yung kwento nito? Yung title kasi is Beach Bros. Beach Bros. So parang kapag beach, di ba? Para medyo hot, summer, ganyan. So ito na ba ang launching ni Lance as a daring? Ay, grabe. Oo, ganyan. Abangan nyo na lang. Di naman po siya masyadong daring. Or depende po sa perspective nyo. Basta, bago na Lance makikita nyo sa Beach Bros. Magbabarkada po siya na story. Tapos, it revolves around the barkada. Mako-consider mo ba na this project na parang inantay mo talaga bago na ibigay ikaw as one of the cast ng Beach Bros? Yes, talagang pinaghahandaan ko rin. So I have around 2 weeks to prepare myself, papa six pack, mga ganun. Oo, nag-workout ka for this? Yeah, kailangan po. Kasi yung mga kasamahan kong, yung mga katawa nila. Beach body talaga. Beach body talaga. So kailangan kong humabol sa kanila. Antaray. Oh, 'di ba? Anong ma-advise mo din sa mga kagaya mo na nagmula sa PBB House? Tapos hindi naman agad-agad right after nabigyan ng project, pero dumating sa iyo itong project ngayon 2022 despite of the pandemic. Wala tayong franchise, pero ngayon nabigyan ka ng magandang project. I think it's all about patience. Pag hindi mo pa oras, masasabi ko lang sa mga aspiring na mag-artista ganun na it's rough talaga sa simula. For some, hindi naman ganun sa ibang tao din. So for me talagang patience lang para tumagal ka and strive. Work on yourself, workshops and all, para mas makikita ng management. And you're gonna really deserve it if you really prepared. You, diba? Yeah, and if you prepared for it, syempre. Bongga! Oh, diba? Pero si Lance ba, after PBB, nagkaroon ba ng moment na parang naisip mo na parang I'll go back to where I belong talaga, which is sa province namin sa Davao, and I'll quit showbiz muna kasi parang wala namang nangyayari? O ikaw yung tipo ng just go with the flow and inantay mo lang talaga na dumating itong tamang project na ito? Siguro wala namang gano'n na nag wala naman, na nag-quit. Wala naman. Kasi I trust the system and I trust the management din. And patience. Yeah, patience lang talaga and I trust them. Trust them, sorry. So, ganun lang talaga siya. In fairness, abangan po natin si Lance sa Beach Bros. Malapit na po yung ipalabas, mga kapamilya. Pero bago natin tapusin ang ating interview, usong-uso sa TikTok, sikat na sikat, yung My Rules Challenge. So, ngayon, may mga ibabanggitin lang akong mga category. Tapos, isasabihin mo lang sa mga kapamilya viewers natin kung ano yung rules mo doon. Rules? Oo, like, ano yung rules mo when it comes to friends? Trust them and make sure they're trustworthy. Importante ang trust. Yeah. Importante. Ooh, yun ang pag-usapan natin dati. Huwag yun. Pag-usapan natin. Oo. Pero after sa friends naman, your rules when it comes to piercings. Piercings? Meron ka? Wala po. Hindi mo trip? Papalayasin po ako ni mami sa bahay. Ikaw, strict ba mom mo pagdating sa mga bagay? Rules. Yeah. So rules for myself ba ito? Pwedeng for yourself and also if hindi naman, what can you say or what's your opinion sa mga tao rin na they do piercings? Piercings, I think it's okay. Yung sa iba kasi parang self-expression din eh. So nothing against people with piercings naman. It's a way of expressing yourself. For me, yun na lang. Pero sa'yo, strict. Yeah, dahil strict lang mami ko. Hindi po pwede. Dahil naalagaan? Because anto, imaging, branding? Siguro. And I think sa mga infections din ata, may iba kasing tao parang nagkakaroon ng infections sa piercing. So doon lang kami nag-iingat po. Totoo. How about when it comes to tattoos? Tattoos, again, it's a way of self-expression din for me. Kahit may tattoos ka or wala, it's about yourself kung paano mo idala yung sarili mo kung may tattoo ka or wala. Yun lang naman. Drinking. Do you drink? Occasionally.
Know your... Kasi naman, parang wala namang maniniwala sa panahon ngayon, di ba? If hindi yeah. talaga. Pero I'm 21 rin ako. Oo, so... Pero syempre, occasionally, okay yun, di ba? With the consent of your parents, nagpaalam. Mm. When it comes to drinking, siguro know your tolerance lang naman talaga. For me, it's all about self-control. Kung alam mo, limit mo na, huwag mo nang pilitin. Kasi I know a few people back in my province na ang lala mga nangyayari dahil sa inom-inom na yan. I won't be specific about it or detailed about it. Basta ang lala ng mga nangyayari sa mga kakilala ko. Oh, limits talaga. Huwag maging maoy. Yun yung tawag nila kapag sobrang lasing-lasing eh, hindi mo na alam yung yeah. sa sarili mo na gano'n yung nangyayari. Ayaw mo pagmaoy, palihog. Sa curfew. Curfew... May curfew ka? Like, dahil strict yung parents mo? Yeah, I do. As a matter of fact, I do. Kahit lalaki, no? Actually, sa Davao, may curfew kami eh. Sa buong yeah. city talaga. Buong city, 1 a.m. dapat parang tigil na lahat ng bar. Dapat wala lang tao sa bar, ganun. Curfew, I think it's just... Sundin mo lang. Rules yun eh. So, di ka naman napapahamak pag sundin mo yung curfew mo or something, di ba? Totoo. Sa girlfriend. Sa girlfriend, it's about companionship eh. Dapat siguro, di kayong basta-basta lang, ang dami kong babae dito, may babae on the side. I think yung pinaka-compatible sa'yo, go for it. Ikaw ba, Jai, ano masasabi mo dun? Nasagot ko na yun eh, sa mga passengers ko. Ang pinaka-importante sa akin is the trust. Yeah. Kasi if you trust the person, the dyan pumapasok ang love talaga. Hindi puro love. Kailangan yung trust talaga. Oh. Pero speaking of girlfriend, are you single? Yeah. Ay, paray. Bago lang. Ay, tatika. Bago lang. Ako, bre. Yeah, a month ago, I think. How do you, parang move on from a relationship? Ilan na ba kayo katagal? Actually, I kept it private. We've been together for around a year and a half. So, ganun po katagal. When it comes to that, ang lalaki, how do you guys move on? Ako talaga, ang source of moving on ko talaga is basketball. Me. I distract myself, I play with my friends, and ilalabas ko lahat ng stress ko, ganun. Ako talaga number one basketball, stress reliever. Tapos, my mom and dad really helped me get through it. Kasi as in, umiyak ako sa... I'm not shy to admit this, umiyak ako sa kanila. It's normal. Umiyak ako sa kanila, and they gave me advice naman. So, okay. Okay naman. Pag ganon, binabalikan mo pa pagkatapos na, pag-ex. It depends. Ayoko magsalita ng patapos kasi eh. It really depends if you really love the person, if kaya mong set aside differences nyo. Why not, di ba? Why not? Pero pag tingin mo nang it's not healthy for you, you're not growing individually and together, wag na siguro. Thank you, Lance. Ikaw ba? Nakuha ko yun. Actually, yun talaga yung gusto ko lang marinig. Thank you. Invite mo sila sa mga social media accounts at sa upcoming project na dapat nilang abangan. Okay, so mga kapamilya, abangan niyo po ako sa Beach Bros again on I1TFC. Nasabi ko rin po yung cast kanina, directed by Direct Victor Villanueva. Follow me on my social media accounts, Instagram, Lance_Justin_Carr. And then on Twitter, @LanceJustinCarr with one R only. And sa Facebook, follow niyo po ako, Lance Justin Nazario Carr. Thank you so much, mga kapamilya. Lance thank you, Carr. Thank you. Thank you, guys. Thank you.